Kapag nakikita natin ang tandang Sora Avenue sa Quezon City, una nating naiisip ay si Melchora Aquino, isa sa mga tumulong sa katipunan ni Andres Bonifacio. Pero bukod doon, ano pa ba ang nangyari sa buhay ni Melchora Aquino? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Bago tayo magsimula, huwag natin kalimutan mag-like, share at subscribe. Bago natin talakayin ang nagawa ni Melchora Aquino para sa katipunan, balikan muna natin ang kanyang kabataan. Ipinanganak si Melchora Aquino sa Barrio Banlat, Balintawak, Caloocan, kasalukuyang bahagi ng Quezon City ang Balintawak, noong January 6, 1812. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan at Valentina Aquino. May malawak na sakahan ang kanyang mga magulang na naipamana sa kanya. Tandaan, may sakahan sila Melchora Aquino at may kaya sila. Hindi sila mahirap dahil kung mahirap sila, paano niya mapapakain at magagamot ang mga katipunero kung wala siyang pera? Noong bata si Melchora Aquino at hindi pa siya kilala bilang Tandang Sora, at tuwing Flores de Mayo, siya ang gumaganap bilang Reyna Elena sa Santa Cruzan. Ganun kaganda si Melchora Aquino noon. Malambing magsalita at mahilig umawit. Nagsasagawa rin siya ng mga pabasa ng pasyon tuwing Semana Santa. Ikinasal siya kay Fulgencio Ramos na kalauna naging kabesa de barangay. At nagkaroon sila ng anim na anak. Ang mga anak nila ay sina Juan, Simon, Estepanya, Romualdo, Juana, at Saturnina. Ngunit maagang namatay ang kanyang asawa at dahil dito, siya ang namahala sa kanyang mga anak, negosyo at sakahan at iba pang mga gawain tulad ng mga binyag at pista. May asawa pala si Melchora Aquino. Eh bakit hindi siya nagpalit ng apelido? Actually, nagpalit siya ng apelido. Sadyang mas kilala lang talaga siya bilang Melchora Aquino. Halimbawa na lang natin si Sharon Cuneta. May asawa na siya pero mas kilala pa rin siya bilang Sharon Cuneta. At ang palayaw niyang Tandang Sora ay honor sa kanya at hindi lait. Dahil pag matanda ka, marami kang alam or wise ka at hindi ito pangmamaliit. Nang sumiklab ang rebolusyon laban sa mga Espanyol, siya ay nasa 84 years old na. Ulitin ko ha, siya ay nasa 84 years old na. Kahit matanda na siya, ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya upang tulungan ang mga katipunero. Naugnay lang siya sa katipunan, ngunit hindi siya miyembro. Dahil miyembro ng katipunan ang kanyang anak na si Juan. August 19, 1896, nang mabuking ang katipunan dahil sa pagkwento ni Teodoro Patiño kay Padre Mariano Hill sa simbahan ng Tondo. At kalaunan, isinumbong sa mga otoridad na Espanyol. Lumusot ang ilang katipunero sa mga checkpoint ng mga Espanyol sa Maynila at tumungo sa Balintawak. Ang ilan sa mga ito ay sina Bonifacio at ang kapatid niyang si Procopio, Emilio Jacinto, Teodoro Plata at Agüedo del Rosario. Kalaunan sumunod din si Dr. Pio Valenzuela ayon kay Teodoro Agoncillo. Noong gabi ng August 21, 1896, ang nasa 500 na katipunero ay tumungo sa bahay ni Apolonio Samson sa Kangkong, Balintawak, kung saan pinatuloy at binigyan din sila ng pagkain. Ayon kay Professor Xiao Chua, noong August 23, nakarating sina Bonifacio sa tahanan ni Melchora Aquino. Pinatuloy ni Melchora Aquino ang mga katipunero sa kanyang tahanan at pinabukas niya ang mga kamalig o storage house ng mga bigas at nagpakatay ng mga hayop. At noong August 24, 1896, ang 500 na katipunero ay kalaunang naging 1,000 sa kanyang tahanan. Nasaksihan ni Melchora Aquino sa kanyang bahay sa Sitio Gulod, Barrio Banlat, ang pagpunit ng sedula ng mga katipunero at pati na rin ang paghalal kay Andres Bonifacio bilang Pangulo ng Pamahalaang Rebolusyonaryo. Nagbigay siya ng mga pagkain, gamot at pinatuloy sa kanyang tahanan ang mga katipunero. Kaya nga siya tinawag bilang Ina ng Katipunan o ang Ina ng Balintawak. Nagkaroon ng labanan malapit sa kanyang bahay kung saan natalo ni Andres Bonifacio ang isang Espanyol na si Tiniente Ros. Pinayuan ni Andres Bonifacio na tumakas si Melchora Aquino at tinawid niya ang daan papuntang Novaliches kahit na maulan ito. Ngunit nahuli siya sa pasong putik ng mga gwardiya sibil at ikinulong sa bahay ng isang kabesa de barangay noong August 29, 1896. August 30, 1896, ikinulong ng mga Espanyol sa Bilibid.
walang tigil ang interrogation sa kanya. Ngunit hindi nagbigay ng kahit anong impormasyon si Tandang Sora ng anumang bagay tungkol sa Katipunan o kay Andres Bonifacio. Ayon sa ibang sources, ikinulong muna siya sa isang kumbento sa Novaliches papuntang Cuartel de España sa Intramuros bago sa Bilibid. Ipinatapon ni Gobernador General Ramon Blanco si Melchora Aquino sa isla ng Guam na dating bahagi ng Spanish East Indies at Pilipinas noong September 2, 1896, lula ng barkong Churuca kasama ang iba pang rebolusyonaryo. Mananatili siya sa Guam sa loob ng 7 taon at nagtrabaho siya sa isang Don Justo Dunca. Noong February 26, 1903, si Melchora Aquino ay pinabalik ng mga Amerikano mula Guam, pabalik sa Pilipinas lulan ng SS Uranus, at winelcome ng pamilya niya at kababayan niya sa Banlat. 1898, nagtapos ang Spanish Empire sa pagpirma ng Treaty of Paris. Patay na ang imperyo ng mga Espanyol, ngunit buhay na buhay pa si Melchora Aquino. Mas nauna pa mamatay ang imperyo ng Espanya kaysa kay Tandang Sora. Nanatili sa balintawak hanggang sa mahuling araw ng kanyang buhay at dahil sa edad niya, hindi na rin siya nakapagtrabaho ng maayos at umasa na lang sa kanyang mga anak at apo. Tinanggihan ni Melchora Aquino ang alok na bayad sa kanya ng mga Amerikano at sinabi niya na ginawa niya yon lahat para sa rebolusyon at para sa Pilipinas. Pumanaw siya noong February 19, 1919 sa edad na 107. Una siyang inilibing sa Mausoleo de los Veteranos de la Revolución sa Cementerio del Norte o sa Manila North Cemetery. Kalaunan nilipat sa Himlayang Pilipino at noong 2012 sa kanyang bicentennial anniversary o ang 200th birthday niya, nilipat siya sa Tandang Sora Memorial Shrine sa kanyang tahanan sa Quezon City. Matapos makalaya ang Pilipinas sa Amerika noong taong 1946, pinalitan ang pera ng Pilipinas. Mula kay Ferdinand Magellan, pinalitan siya ni Melchora Aquino sa 100 peso bill, ang pinakaunang babaeng na ilagay sa salapi sa bansa. Matapos nito, nilagay din siya sa 5 centavos na barya noong Pilipino series at sa 5 sentimong barya ng Bagong Lipunan series at sa Flora and Fauna series. Nagkaroon din siya ng commemorative coin noong 2012 at may mga commemorative stamps din siya. Ipinangalan din sa kanya ang isang kalye sa Quezon City na kung tawagin ay Tandang Sora Avenue. Ang dating Barrio Banlat ay naging barangay Tandang Sora sa Quezon City. Sa mismong lugar kung saan siya pinanganak ay itinayo ang Tandang Sora Shrine o ang Dambana ni Tandang Sora. Ang mga sculptures sa Dambana ay inukit ni Toym Imaw noong 2008 at ginawa naman itong National Shrine noong 2012. So tandaan natin, merong bahay na tinuluyan ang mga Katipunero. So ano nangyari dito? Sinunog ng mga Espanyol ang kanyang bahay kalaunan noong himagsikan. Ngunit kung pupunta kayo sa kanyang Dambana, makikita pa rin natin ang ilan sa mga orihinal na kagamitan ng kanyang bahay, partikular na ang mga gamit niya sa pagsasaka. Mula sa Manila North Cemetery ay inilipat ang kanyang labi noong 1964 sa Himlayang Pilipino at noong January 6, 2012 o sa kanyang bicentennial birth celebration noong 2012, inilipat ang kanyang labi mula sa Himlayang Pilipino patungo sa kanyang Dambana, ang Tandang Sora Shrine. Nagkaroon ng programa sa kanyang paglipat kung saan ipinaalala ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III na si Melchora Aquino ay hindi sundalo o rebolusyonaryo, ngunit inaalala natin ang kanyang mahalagang ambag sa rebolusyon. Noong 2021, may barkong ipinangalan sa kanya, ang BRP Melchora Aquino, na pagmamay-ari ng Philippine Coast Guard. Tandaan natin, wala sa edad ang paggawa ng tama para sa bansa. Bata o matanda, dapat alam natin kung ano ang pinakatama at pinakamabuti para sa bansa natin. Hanggang dito na lang at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.